And guys, we are back again for another vlog dito lang sa ating Mounting channel. So yun guys, basically another vlog na naman tayo after kakatapos lang ng vlog natin sa Queen of Santa Cruz ang 2022 sa GMA na ginanap nga sa GMA Cavite, no? At ngayon nga may natanggap akong balita, ito na nga, na binibigyan daw ng access ang mga media personalities, which is basically ang mga vloggers, no, na pumunta sa mga press briefing sa Malacañang, no. At ito yung sinabi nung ni incoming press secretary Trixie Cruz Angeles, no, during nung dalaging handa briefing nung Wednesday, no, na ginanap nga, which is basically nung Wednesday nga. Yan nga, Wednesday nga eh. Ewan ko lang kung bakit naisip nila, no, na bigyan ng access ang mga media personalities, which is ang mga vloggers specifically, no, na pumunta sa mga press briefings, which is mga basically ang mga pumupunta lang doon is mga media, mga cameraman, ganyan mga news, mga nagbabalita sa mga nakikita nyong mga mga nagbabalita sa TV, no, sila Miss Melchanco, siyan sila, sino pa ba sila, Mr. Mike Enriquez, no, yan yung mga kilalang mga reporters, no. Eh, hindi ko alam kung bakit sinabi ni incoming press secretary Trixie Cruz Angeles na pwede, na sinusulong daw nila na they are giving social media personalities na pumunta sa mga ganong bagay. Pero syempre in the other hand, parang medyo ano lang din yun, sa parang kurot lang din yun sa mga nag-aaral ng journalism, no? Papayagan mo yung mga vloggers, which is basically iba yung course na natapos, iba yung linyada ng kanilang pinag-aralan, no? Tapos parang medyo for me, parang it's a little bit lang naman na insulto para sa mga nag-aaral ng journalism. Pero hindi ko inaano na talagang major ano, parang a little bit insulto lang. But in the other hand, siguro media, social media influencers or personalities will be given a chance to communicate, syempre, to our higher ranking officials. Syempre, lalo na sa our newly elected president and vice president of the Philippines, which is si Mr. Bongbong Marcos and si Ms. Sara Duterte, and people will be given a chance to, sabi nila, they will be given a chance dun sa mga maliliit na mamamayan to syempre hear their voice naman kahit papaano. Ayun lang naman din yung nadinig ko sa balita eh. Na ayun, they will giving a new way to hear the voice of each and every one of us, no. Ayun lang, ayun ang nakita kong ano eh. Ayun yung balita ngayon, na siyempre nagulat ako in the first place. Nadinig ko to kaninang umaga lang eh, na papayagan na daw yung mga social media influencers.
And hindi ko alam kung kasama ba dito yung mga saktong vloggers lang, which is basically hindi katulad ng mga ibang talagang social, mga bigating social media influencers na talagang syempre sure yun na sila maimbitad. But hindi ko alam, hindi ko sure kung yung mga normal na vloggers lang or yung mga syempre mga katulad natin na nagvo-vlog and hindi pa ganun karami yung mga subscribers. Hindi ko alam kung mapapasama tayo dun sa mga maimbitahan. Pero hindi ko alam, hindi ko sure. Ito, napag-usapan na din to eh. Siguro mga 5 years ago na. Oo, na may napanood ako sa YouTube na ano ba to? Si Andanal ba yun? Mr. Andanal. Which is, ano ba to? Approved Department Order DO-15 establishing a provisional social media practitioners accreditation system handled by the Presidential Communication Operation Office, PCOO. Ayun, naka-follow-up daw dito, which is basically accreditation can only be used to Filipino social media practitioners who are at least nasa legal age na, which is 18 years old dito sa ating bansa. And ayun lang na merong at least 5,000 followers sa kahit anong social media platforms, Facebook man, gaming page, or let's say YouTube, basta sa kahit anong social media platforms man yan, hindi pa naman tayo maabot ng 1,000 guys. Kaya ayun, ito at the meantime, no, Miss Cruz Angeles said that she would also be reviewing the existing policies on media coverages. So ayun, nadinig nyo guys. Babasahin pa daw yung existing policies na ipinasa, which is long time ago, 5 years ago. Kaya yun lang guys, hindi ko alam. Pero siguro susundin yung 5,000 followers in any social media platforms. Hindi ko alam ha, hindi ko alam guys. Pero sana mabigyan tayo ng opportunity to speak up, to voice up our questions in our minds. Hindi ko alam kung medyo kung mababago ba to or what. So yun lang guys. Itong balita lang naman to eh. Pero medyo umuugong siya. And alam ko naman na uugong to basically sa mga lugar dito sa Pilipinas. Alam ko uugong tong balitang to na vloggers will be having the opportunity to go in press briefings, no, sa Malacañang. Hindi ko alam kung mapapatupad ba or hindi, kung kailan ba or kung anong oras. Hindi natin sure. So yun guys, dito na natin tatapusin to. Isa na naman tong raw vlog, dire-direcho, 9 minutes, let's go. So yun guys, dito na natin tatapusin to. And basically, yun nga, maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, share, comment, and subscribe dito lang sa ating Monting channel. And don't forget to ring the notification bell for more updates. So come guys, so peace out, keep safe.